What up mga pre? It's your boy Abits. Welcome back to my channel. Bahala ka sa buhay mo. At ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung gaano nga ba kadiskarte ang mga college student when it comes to being frugal. Being a college student are sometimes tough. But actually, in this stage, we are learning to depend on ourselves because we don't get much support from our parents. Oh my God! Wow! And because of that circumstances, natututo po tayong i-manage ang ating resources magmula sa ating pera hanggang sa ating mga gamit at pangapagkain. Kung ikaw ay isang college student at nag-aaral ka sa isang public school, ay malamang sa malamang ay makaka-relate ka dito. So these are the 5 frugal tips we usually do to cut down our expenses to make our daily routine more sustainable as a student. Number 1, ang pinakamahalaga na gamit ng isang estudyante sa kolehiyo ay ang aming mga backpack or bags. So, kailangan namin 'to. Pag wala kaming ganito, kailangan namin ng bumili. Kailangan din ng affordable siya. And then, matibay. So, paano namin masisigurado ng isang murang paninda na bag na bibili namin ay masusubukan ng kanyang tibay? So, dito na namin ginagamit yung tinatawag na stitching. Diba? Pagkatapos namin bilhin yung gamit namin, sapatos, bag, or anything, syempre, pinapatahi or tinatahi namin ito para madagdagan ang kanyang durability or tibay ng gamit. Hindi naman namin tinatahi or inaayos yung lahat ng katawan ng gamit, kundi yung mga vital points lang o yung mga madaling masira. Mawala ang ka-taste. Same process pa rin sa pagbili namin ng bag or sa pagbili namin ng sapatos, usually pinapatahi namin yan para madagdagan ang kanyang durability rin. Kahit na, mumurahin lang siya. Tumahimik ka! Malaga rin kasi sa amin itong sapatos kasi maraming kami pinupuntahan kung saan. Kapal na mukha mo! Projects or assignments, groupings. Bola lang yan! Next up is all about food. Bola lang yan! Ito ang isa sa pinaka mahal na expenses natin. Kasi nga naman, araw-araw tayong bibili para kumain. Sige nga, subukan mo! At ang isa sa pinagbabawal na technique na ginagawa namin mga public student ay nagdadala kami ng sariling kanin para bibili na lang kami sa kantin ng karagdagang ulam. Sa atin lang to. Medyo awkward din siya gawin kasi nga bibili kami ng pinakamurang ulam tapos hingi kami ng maraming sabaw dahil nga maita na lang kami sariling kanin. Ako nga mas madalas ikumpleto na yung baon ko. Makikiupo at makikiinom na lang ako. Mabawasan ang kasalanan mo, ang kulit mo! Bakit kailangan may sabaw? Nasaan ang sabaw? Tumahimik ka! Kami mga frugal student ay hindi marunong tumanggi sa libre, especially pag galing sa tropa. Pero pag galing sa stranger, ay skeptical na kami pagdating dyan. Stop it! Get some help! Saluhin mo yan! Hindi ko naman tinotolerate na maging buraw tayo dito lahat, no? Google! Marinig kita sa mukha eh! Pero ang gusto ko lang sabihin, kapag bigay sa loob or bukal sa loob ng kaibigan mo yan, aba syempre, tanggapin mo na. Gusto mo lang malahimik, ha? Madalas kasi ako nakakatanggap ng mga gamit katulad ng pantalon or damit or shorts galing sa aking mga tropa or classmates kahit hindi naman Pasko. Diba, napakaswerte. Tanggalin mo sumagot. Ang lakas makasa. Shoutout sa mga classmate ko dyan. Apes, MIB, Charisma. Shoutout. I have massive group of friends. Kaya kahit pumasok ako ng walang budget, ay mabubuhay ako sa school. With the help of their helping hands. Oh, make me do my mind. Up in here. Wait a minute. Who
Sorry! O, di ba mukhang pulube? And with the help of that process, I don't spend any single penny on my clothes. Ayos ka! Pangit! Number 4, walking trip. Ito yung ginagawa nating mga estudyante kapag pupunta tayo sa isang lugar na hindi naman tayo masyado nagmamadali at hindi rin gaanong kalayo ang ating pupuntahan. Ang galing mo sumagot, ang lakas makasa. Besides, it will help our body to be more athletic, right? No! God, please, no! Gusto mo lang malahimik, ha? Pero dapat nasa tamang oras kasi kung tanghaling tapat naman yan tas alam mo may issue ka sa health na baring mahimatay ka sa gitna ng kalsada, ayaw mo na subukan man. Bahala ka sa buhay mo! Mo namang mahal kita eh, kaya ayaw ka masaktan. Magtipid tayo pero hindi aabot para i-risk ang ating buhay. Tama? Sino itong balap na tayo nung next? Number 5, resourcefulness. Lahat tayo, mga estudyante, ay may kakayahan para maging resourceful sa mga bagay-bagay. Ako, ang example ko dyan is yung portfolio. Karaniwan, nagsasubmit tayo ng portfolio, tapos binabalik din sa atin. Ang ginagawa ko nyan, sa ibang subject, ginagamit ko na rin sila kapag tapos na sila gradean. O, diba? Sulit. Kapal na mukha mo! Aside from recycling dun sa mga portfolio, ginagawa ko rin, siyempre, humihingi ako ng tawad or tinatawaran namin yung professor para paliitin yung project para sa mas maliit na gastos. Wala kayong convincing power. Next, kapag nakapagbigay na ng projects and assignment yung prof, kung ano mismo yung nasa paligid or nasa school namin na pwede namin gamitin at libre naman, yun na rin mismo ang ginagamit namin para makales. For example, binanggawa kami ng garden, eh yung available ng mga halaman doon na pwede naman, yun na rin ang ginagamit namin para hindi na kami bibili. Okay, let's recall naman yung mga topics natin. Wala kayong convincing power. Yung 5 frugal tips. Yung una, yung stitching. Yung stitching na ginagawa natin, tulad sinabi ko ng previous, ito yung ginagamit natin para tahiin yung mga bago or luma nating gamit para maging long lasting siya kahit na mumurahin lang yung gamit na yon. Bola lang yan. Ito ang suot kong bag. Ganun rin yung ginawa ko dito. Pagkabili ko siya, pagkatapos ko siyang bilhin, tinahi ko kaagad yung pinakakapitan niya dito. Kasi alam ko ito yung pinakamasisira at saka yun nandito. Yan. Gas ganun rin sa sapatos. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Naman yung pagdadala ng sariling baon. So, cheap man siyang pakinggan, pero para sa akin, komportable na ako eh. Saka yun na yung nakasanayan ko, yung magdadala ko ng sariling kanin para hindi na ako bibili or kaya kumpleto na yung dadalhin kong pagkain para wala na talaga akong bibili, kakain na lang ako. Tuloy mo yan! Alam ko, mga pre, na hindi lahat na i-share ko sa inyo or hindi lahat yun rin yung na-experience, no? Pero yun lang kasi yung aking naranasan or naramdaman nung ako ay nagka-cut ng expenses. So ngayon, kung ikaw ay nakarelate din tapos may maidadagdag ka ba? Just comment down below at maraming salamat. Next is yung pagtanggap natin ng mga libre galing sa ating circle of friends or mga kamag-anak, relatives, gano'n. So sa akin, hindi siya nagiging masama as long as binibigay ito ng nasa loob at saka hindi naman natin inaabuso. And then, pagdating nga sa strangers, hindi ako tumatanggap ng basta-basta kasi baka naman nga may kapalit. Sila. Stop it. Get some help. It's yung pagiging resourceful natin. So ito, napaka-broad niya eh. Pwede yung kahit sino maging resourceful sa mga bagay-bagay nang hindi ko gumagastos. Pero yun yung isang example ko. Yun nga, yung pag-recycle ko, yung paggamit ko sa mga projects or portfolio na pwede pang gamitin tapos babaguhin na lang design para sa mga ibang projects at hindi na ako gagastos. That's it. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko, sa mga classmate ko at sa lahat ng mga naging parte ng video na to. Maraming salamat. This is Ronald C. Abitona. Peace, yo. Out.